Respetuhin naman natin. Ate girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng ng darling mo. Kasi syempre, Olympian 'yon. Siya yung ini-interview. Dapat hindi ka na medyo sumasali ng konti dun sa eksena. Komedyanteng si Ai de las Alas nagbigay ng maikling payo kay two-time Paris Olympic gold medalist Carlos Yulo hinggil sa kontrobersyang pinagdadaanan nito sa kasalukuyan, captions ni Ai sa kanyang post. Congratulations sa ating gold medalist na si Carlos Yulo, and may konting opinion ako about dito sa mga bagay-bagay, hindi ko na kasi na opinion pala, syempre umiibig ang ating Olympian. Pero may kasabihan niya pag-ibig pag pumasok kanino man hahamakin lahat masunod ka lamang, pero mas. Naniniwala ako sa kasabihan, pagdating to sa pag-ibig mother knows best, at sinasabi ko din yan sa mga anak ko pagdating sa pag-ibig kasi na-experienced ko na hindi sumunod sa nanay ko pagdating sa usaping love life. Ayun flop lahat pero si Gerald na gustuhan niya o tama na naman si mother yun lang bae. Ang tinutukoy ni Ai ay di niya masyadong nagugustuhan ang pakikisawsaw ng girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe sa pakikialam nito sa away ng mag-inang Carlos at Angelica Yulo. Narito ang kabuang opinyon ng komedyante. Okay, so ngayon after nyan, after ko mag-vlog ay iko-congratulate ko si Carlos Yulo sa kanyang pagkapanalo sa sa Olympics. So syempre, hindi naman ako makikialam kasi wala naman akong alam sa mga buhay-buhay nila. Pero ako, opinion lang ako ng konti kasi napanood ko yung yung parang interview niya. Parang na-off ako kasi si Girly, habang ini-interview si Carlos, yung bata, naka-sandal dito yung baba nung ni girl, ni ate girl. Nakabuti na lang pabilog si ate girl. Kasi kung ako ang naka-ano doon, patay. Sabog yung balikat ni baby boy, nakakaloka. Buti na lang pabilog siya, hindi siya patulis. Yun, tapos sana lang may mag-guide kay baby boy na kasi syempre Olympian yung ating baby boy, dapat respetuhin naman natin. Ate girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng ng darling mo. Kasi syempre Olympian 'yon, siya yung ini-interview. Dapat hindi ka na medyo sumasali ng konti dun sa eksena. At saka sana, dun naman sa mga nag-i-interview, utang na loob, wag nyo na siyang tanungin tungkol dun sa hindi naman showbiz yung bata. Wag nyo na siyang tanungin tungkol dun sa personal nilang buhay. Kasi, nagkikreate pa ng ng intriga ba? Siyempre, wala naman alam yung bata. Ang alam lang nun, pag tinanong siya, tanungin nyo siya kung of course, yung sa pakiramdam niya ba? Kung anong pakiramdam niya? Siyempre, happy siya. Yung ibang bagay na lang tungkol sa Olympics, wag na dun sa personal nilang buhay. Kasi kaya nagkakaroon ng gulo. Kasi kayong mga nag-i-interview na hindi naman showbiz yung bata, yun yung topic. Dapat diba ang topic nyo tungkol sa Olympics o kung ano bang ginawa niya bago sa Olympics, basta tungkol sa Olympics lang, wala nang personal na buhay para wala nang gulo. Tama? Okay sa akin. Kain na lang ako ng chicken. Masasabi mo, Dal? Tama ba ako? Tara, nalungkot ka. Go. Go. Sabi ng darling ko, go. Congratulations.